Okay, so welcome back to my YouTube channel. So natapos tayo doon sa first part ng nakaraan sa crude tutorial sa Lovelass Framework. So may mga nag-request na kung pwede daw ay gamitan din natin ng alert bootstrap class yung ating error and success message doon sa nakaraan. So yun nga, nalimutan ko nga rin gawin yon kasi nagmamadali, gusto ko na matapos agad yung video para ma-upload na natin. So ngayon, ang gagawin natin before tayo mag-start doon sa second part, so ipapakita ko sa inyo ano ba yung pwedeng gawin natin para magkaroon tayo ng status message or error message na pwede natin gamitin sa kahit saang part, okay, ng ating application. So, para magawa yon, pwede natin siyang ilagay or pwede tayong gumawa ng isang helper. Okay, so gaya na sabi ko sa inyo before, pwede kayo mag-create ng sarili nyo. So, dito, gumawa na lang ako ng sarili kong helper para sa alert message. So, ibig sabihin, yung alert message, pwede na natin itong gamitin sa lahat ng mga forms or submission ng forms na gusto natin paggamitan. Okay, so anong ginawa ko lang? So, dinownload ko lang or kinapi ko lang yung alert ng alert JavaScript plugin ng ating Bootstrap template. So, 4.64 yung ginamit ko. So, yun ang pinili ko. So, maging maingat tayo sa pagpili ng version kasi iba't ibang version, iba't iba din yung mga syntax minsan or may mga obsolete na dun sa mga lumang version na bago na or may bago naman dun sa bagong version. So, binase ko lang sa aking ginamit dito sa aking unang yan sa ating unang file sa view. So, kasi ang ginamit ko ay 4.6, so dun lang ako kumuha. So, yan, kinapi ko lang to, and then pagka-copy ko, pinagpapalitan ko lang yung mga dapat palitan. So, palit tayo dun sa alert helper natin. So, yun, nagawa lang again, nagawa lang ako ng bagong alert, ng bagong helper doon, alert helper. Then, so, nilagay ko lang function alert message, then tumatanggap siya ng isang parameter, yung flash data. Okay, so yung error message naman, yung validation error, wala naman tayong problema dyan kasi yan ikusa ng kine-generate ni form validation. So, ang kailangan lang natin talagang pagtuunan ng pansin ay si yung success message natin. So, halimbawa, si flash data natin, so, pansin nyo dito sa ating user, ang pinangalan natin is status. Okay, kay flash data, yung ating message kapag successfully inserted yung bagong row natin sa ating database. So, dito, yun, ang ginawa ko, si flash data, okay, so, yun yung ipinapalit natin dito. So, para hindi tayo nakabase lang kay status. Halimbawa, marami tayong flash data na gustong pagsamasamahin or hindi lang status yung gusto natin maging pangalan ng flash data. So, pwede natin ditong isa-isahin. So, pag gagamitin natin siya, okay, so, di ba, nakagawa ako, nilagay ko doon sa application folder. Pag gagamitin na natin siya, okay, balik tayo dito. Ayun, itinagdag ko lang siya doon sa constructor ko. Nung nakaraan, ang nakaload lang dito ay form, string form, hindi siya array. So, sa helper kasi, si model, yan, si library, pwede siyang tumanggap ng pure string kung isa lang, kung hindi naman ay array. Kung higit sa isa ang ilalagay ninyo, kailangan nyo nang ilagay siya sa isang array. So, this time, meron tayong form helper at saka alert helper na ginawa ko. So, nilagay ko na lang siya na isa sa mga elements ng aking array. Okay, so, balik dito. So, paano ko naman siya ginamit? Nung nai-load ko na siya doon sa constructor, dito sa ating show.php, ayun, ganyan lang ang ilalagay natin code. So, sa halip na lagi natin itong ilagay sa mga forms, so, isang line na lang ng code ang ilalagay natin. At yun na nga yun, alert message. Then, ano yung kinukuha ko kapag success lang? Sabi ko sa inyo, kapag successfully inserted lang, yun lang ating ipag-iisipan kasi yung isa nga, si validation errors ay kusa na yung na-generate. So, ito, status, alin yung message, alin yung parameter na yan kasi status yung sinet ko dito. Kung meron kong ibang sinet pa na parameter name or sinet pa na name ng aking flash data, so yun lang ilalagay ko dito. So, pwede po, marami yan. Pwede tayo maglagay pa ng iba. Okay? Halimbawa, iba namang flash data. So, dito lang natin ilalagay. So, isa lang naman, okay na yan tayo. So, yan. Yan na yung ating
code dun sa aking alert helper. So, pwede nyo na rin itong gamitin sa mga iba nyong projects. Kung gusto nyo gamitin din yung pattern na ginamit ko dito sa CRUD. So, sabi ko naman sa inyo, iba't iba ang logic natin. So, sa akin, ito na yung naisipan ko ngayon. So, nasa inyo na yan kung gusto nyo gamitin sa iba nyong project. Pero pwede. Okay, so, balik tayo dito. So, try natin muna kung okay ba talaga. Reload lang natin. So, doon muna tayo sa tama. Ayan, tamang input. Save. Ayun. Okay, user was successfully added. Close natin. Doon naman tayo sa mali. User. Maling input. Kasi dapat kulang yan. Ayun. At okay tayo doon sa ating error alert message. Okay, sa alert message natin. Na-execute or na-execute din natin yung ating function inside alert helper. Okay, so yun. Ganun lang ang paggagawa ng sariling helper. So mas madaling gumawa ng sariling helper kasi function lang naman yan kaysa gumawa ng library. Okay. So again, balik tayo dito. Yan, kung mapapansin nyo dito, meron ako nilagay. So, nung first part, wala ito. So, ang ginawa ko kasi dito, nagkakaroon tayo ng problema dun sa flash data kasi hindi nagre-reload. Ibig sabihin, dalawang beses siyang mag-show. Kasi sa first time na nag-show siya, hindi na-reload yung page. So, dito, upon successful query execution, so, mas mainam na ito yung i-load, okay? Kasi ito na-load talaga once na binuksan natin si show data eh. So, sa halip na ng i-load, ang i-load niya ay ito. Yung pupuntahan niya. So, si redirect ay kasama sa URL helper. Okay, isa yan sa default na. So, kagaya ng ating site URL. So, meron din tayong redirect. So, ang katumbas niyan doon sa ating native PHP language ay yung paggamit ng header location. Okay, so, ano pa? Yung exit naman, para wala na siyang ma-execute na iba pang statements kapag ka nag-redirect siya. So, mas mainam nilalagyan natin na exit or die. Okay, pwedeng exit, pwedeng die. So, wala namang ano yan, problema doon. Okay, so, yun lang yung mga dinagdag ko dun sa first part natin. So, ngayon, tutuloy na natin yung ating second part. So, paano naman tayo mag-re-retrieve ng data from our database? Okay, so this time, gawa naman tayo ng method para sa ating user model para makapag-retrieve naman tayo ng data from our database. Okay, so sa user model, gawa ulit tayo ng bagong method. Public function. Retrieve data na lang. Okay, yun na lang ininame natin. Retrieve data. Then, return. Kuhanin natin lahat ng rows muna. Yun lang muna gawin natin. Kuhanin lahat ng rows or lahat ng data na na-insert sa ating table na ginamit. Okay? So, this DB. So, name ng table ay user. Okay, so yan lang. So then, okay na tayo dyan. Balik tayo kay user. Okay, so dito naman, gagawa naman tayo ng panibagong method ulit. Public function show. Show na lang. Or retrieve na lang din. Retrieve data. Basa natin sa isang variable yung makukuha natin data from the model is user
pangalan ng ating model, retrieve data din pala yun. Sabi nila natin dito. Retrieve data. Okay, so wala naman siyang hinihingi parameters. So okay na yan. Then, mag-load tayo ngayon ng view. So, ang load natin view, same pa rin lang. Kasi dun sa view natin, okay, nandun yung pag-i-insert kasi nandito na yung pag-i-insert at saka yung pag-show ng data. Okay, so view na lang ilagay natin. Then, pass natin yung variable na data. Okay, so before that, so para makasure tayo kung may data talaga muna or may data talaga tayo nakuha, so dump lang natin siya dito sa ating method sa controller. So check lang muna natin. And retrieve data. Ayan. So yun, nakuha natin. Ibig sabihin, okay yung query natin, may laman. Okay, so kung okay na tayo sa controller, nakukuha nyo na yung laman, ipapasa naman natin yung kinuha natin from model, controller, then pasa natin kay view. So dito natin siya ilalagay. Ibig sabihin, bawat isang record ay isang row. Kung bawat isang record ay isang row, ang ilulup natin dyan ay simula dun sa row. And then, bawat row may mga columns. So, yun naman yung mga table data. Okay, so gamitan lang natin ang for each. If, ay, for each nga pala. For each. Okay. Data as table. Okay, so for each data as datum, ito yung sinasabi ko sa inyo na para iwas curly bracket. So nagawa ko na rin to dun sa ibinigay kong example sa inyo dun sa helper, sa alert helper. So yun, pwede rin yan sa if statement. Okay, so yun. If wala na tayong bracket, meron lang tayong end if sa ilalim. Okay, so balik tayo dito. So pala yun. Ayan. Then, dito lang natin i-close PHP end for each. Ayan. So, sa loob niya, pwede na tayo mag-loop. TR and TD. Ilan ba yung ating row? Apat. Column. Sa dalawa, tatlo. Apat. Bali, lima. Sinama pa natin yung isa. At hindi natin isinama yung ID. So, apat lang. So, ang value nito ay datum, then username. Copy lang natin to. Palitan lang natin yung mga columns. Okay. Password. Email. Then user type. Excuse. Okay, save. Try natin i-show nga dito. So, reload lang natin. Ayun. So, kita nyo, nakuha na natin lahat ng laman. Okay, so nakakapag-retrieve na tayo ng data from our database. Okay, so next thing to do, try naman natin mag-delete ng record from our database. So, punta lang ulit tayo dun sa user model natin. Then, gawa tayo ng bagong method para naman sa pag-delete. So, pangalanan ko na lang siya ng delete data. Okay, so, ang gawin natin pag-delete is by a row. So, kailangan natin ng unique identifier ng bawat row. So, yung ID nilang ang gamitin natin kasi siya yung naka-auto-generate dito. So, bawat isang row, hindi pwede magkaroon dyan ng same ID. So, yun ang gamitin natin para, gaya sabi ko, para row ang ating pag-delete. Then, so, gayahin na lang natin yung style nito. Gawa lang muna tayo ng isang variable. Pasa natin yung table user. And where? So, yung ID, yung table or column name natin. Then, ano yung papasa natin yung value. So, yung kinuha natin dito sa parameter ng delete data. So, kuhanin natin. Then,
Sunod ay yung function ng delete na mismo. Then, execute or exec. Para mas malinis. Para lang natin ito. Ayan. So, then, okay daw. Nag-delete siya. Kung true yung result. Return lang natin. Okay, so meron na tayong magagamit na query for delete method. So, balik tayo dito. Gawa din tayo sa ating controller ng method para naman sa pag-delete. So, function. So, tawagin na lang natin dito kung true ang condition. So, kasi dito, kapag true daw, ibig sabihin nag-delete. Try natin dito. If this user delete data. So, ito yung ating ito yung method natin dito. Okay. So, anong gagawin niya? Redirect na lang natin dito. Ayan. Okay, so dahil si delete dito, kung makikita nyo, kailangan daw niya ng isang parameter. So, kailangan natin supplyan ito ng parameter. So, yung parameter na yan, yung manggagaling naman kay view. So, pwedeng dito na lang natin ilagay. Pwedeng galing sa URI, yung una kong itinuro sa inyo. So, paano ba natin gagawin kung sa URI manggagaling? Okay, so balik tayo dito kay show. So, kung mapapansin nyo, wala pa tayong action para sa delete. So, maglagay na lang tayo ng isang table para dun sa edit at saka sa delete. At saka medyo laki-lakihan na natin to. Yung size ng column, ginawa ko na lang 8. Then, dagdag tayo dito. So, lagyan natin ng action. And, syempre, dapat magdagdag din tayo dito. Okay, so unahin natin yung delete. Ayan. So, kailangan natin ng site URL para pag nilink natin yung link na to, makapunta tayo dito sa ating controller at matapon natin yung ating ID or mapasa natin yung ID. Kasi kung mapapansin nyo dito, nakuha na natin yung or makukuha natin dito yung ID sa data. Kasi ito yung galing sa database nung nag-retrieve tayo ng lahat ng data from the user. So, yun yung ipapasa natin dito kay delete. So, yung delete natin dito ay magiging link. Okay, na dapat mapunta yung link na yun ay nakaturo kay delete data. At para ito ay ma-process si delete data. So, pag nakaturo na yun dito, tatawagin niya si delete data kay user model. So, yun. Madi-delete na dapat yung kanyang data doon. So, try natin. Okay, so gamitan natin ulit ng site URL para makapunta tayo doon sa controller natin. Then, sabi ko sa inyo, si site URL ay kailangan lang natin i-supply si controller at saka si method na tatawagin. So, this time, user ulit yung controller. Then, delete data yung ating ayan. Delete data yung ating method. Then, ngayon, dito sa show, ipasa natin as argument yung ID. So, kunin natin si datum. Okay. Datum. Then, parang bala ng stapler. So, siya kasi ay ang column ay ID. Okay. So, ayun. Ito para siya ipasahin. Ayan. So, check muna natin kung okay yung ating view. Okay, kung nagkaroon tayo ng delete link, reload lang natin to. Ayan. So, nakukuha na natin yung mga ID niya. Kung mapapansin nyo dito, ayun. Nakukuha na natin yung ating link. Ibig sabihin, makakapunta kayo kay user, makakapag-delete, mapupuntahan natin yung method na delete data, mapapasa natin sa URI,
yung ID ng mga records natin. So, ayan yon. So, ang gagawin natin ngayon, gagawin natin siyang link. Kasi dito, hindi pa naman natin siya ginagawang link. So, paano gagawin? So, ilagay lang natin sa link na HTML. Tag na link. Ayan. Then, okay. So, delete. Try natin kung magiging record. Ah, magiging, ano na yan? Ayan. So, meron na tayong delete. Mapansin nyo yan. So, makikita nyo sa link, nagbabago-bago yung dulong parameter niya. So, yun yung ID natin na kailangan ma, or kailangan natin, or gusto nating ma-delete. Okay, so balik muna tayo sa ating user controller. So, mapapansin nyo, yung ating retrieve data at saka show data, iisa lang naman ang tinatawag na view file, si show. Ayan. Okay, ayan. So, ang nangyari kasi, nakagawa pa ako ng isa pang model para lang mag-show ng data. Okay, so na pwede namang ang gawin ko na lang is dito ko na lang or ito na lang din si show data ang gamitin ko para makapag-show ng data at para ma, at the same time, dalawa yung dual purpose niya na makapag-insert no new data dun sa database. So, ang gawin natin ngayon, so kasi parehas lang naman sila, ang gawin natin, itong data na to, okay, yung pang-retrieve, yung retrieve data na method from user model, so i-copy paste na lang natin yan papunta dito kay show data. Ayun. So, para ito na lang din ang gagamitin natin pag retrieve. Then, yung data na yan, yan yung ipapasa natin dito na value. Para yung ating data, kada insert, okay, ay mag-show dun sa ating table. Okay, na nandun sa loob ni show view file. So, ito, after that, pwede na natin siyang burahin. So, na-less na tayo ng isang method. Okay, so nilagay ko lang doon, again, yung method from user model para mag-retrieve ng information. And then, pinasa ko yung data na yon doon sa show view file natin inside show data sa ating user controller. Okay, so para makita natin na same pa rin naman ang ating ayan, so punta sa show data. Show data. Ayan, so nakikita pa rin naman natin siya dito. Okay, show data na lang yung ginamit natin kaysa retrieve. Okay, so doon sa delete data natin, so salip na mag-redirect tayo kanina, so nilagay ko doon kanina ay retrieve data, so ang ginawa kong redirect ay dito na rin. See? Show data na rin ang redirect natin. Para kada delete ay dito pa rin siya babalik. So try natin dito. Dito tayo ng isa. Delete na siya. Ayun, si registrar sa pang-asset for. Ayun. So, pansin nyo, dito lang din siya bumabagsak kapag ka nag-delete. Then, kung mag-a-add naman tayo, ayun. So, nakapag-add pa rin tayo ng record at dito pa rin siya bumabagsak. So, bali, dalawa yung naging purpose ni show data. Okay, sa pag-insert at saka pag-show mismo nung records from our data base. So, yung next na gagawin natin is mag-update naman daw tayo ng record. Okay, next update naman. So, unahin na natin muna si model. Gawa ulit tayo ng bago method para makapag-update. So, copy ko na lang to. Mabilis. Ayan, so update data, gawin ko, delete data, gawin ko na lang itong update. Para hindi na tayo mag-type. Then, ano ba yung mga parameters na kailangan pa natin? So, bukod sa ID, na required talaga para ma-update natin yung specified record. So, kailangan din natin ilagay yung mga columns na na pamapalitan ang value kapag nag-update. So, gaya ng username, okay, effort na palitan yan, password, email, ayan yung ating user. Ayan, user type. Then, work loss, okay tayo dyan. Then, itong update, gawin nating update. Ayan, may mga parameters tayo. Okay, ito yung after nung set, sa raw SQL statement natin yung set, column, then yung new value. So, lagay na natin sa data array variable.
daliri. Okay, so unahan natin yung column ng username. So, ano yung magiging bagong value niya? Username. Then, sunod, password na column. Then, password, bagong value niya from the parameter. Then, email. Email. Ayan. So, then, user type. Value niya, ayun, nasa dulo, yung user type. User type. Save. Doon sa loob ng update, yan nilalagay yung parameter. Okay, so, then, okay, good to go na yan. Okay, so balik naman tayo dito sa ating controller, user controller. So, gawa pa tayo ng isang method. Okay, so gawa lang tayo para dito natin i-show itong ating yan. Okay, after saving, balik tayo dito kay show. Magdagdag naman tayo ng isang link. Okay, para naman doon sa pag-edit. So, pag kinilik ko daw yung link, papatapong ko siya doon kay edit data na method ni user controller. Okay. Yun lang. Palitan ko lang to update. Okay. Okay, check ko lang ulit yung ating show data method. Ayan, so may update na tayo dito. Ayun, update data. Okay, pag kinilik ko to, mapupunta siya kay update data. Ayan, so view missing file. Here, edit. Edit data. Ay, hindi ko pala nakagawa. So, gawa mo na pala tayo kay user. Okay, gawa lang tayo ng edit. Yeah, I mean kay view. Inside user folder ng edit.php. Okay, so, sunod. Dapat pala ako nagagawang file. Copy lang natin yung nakay show. Paste natin dito kay edit. Then, ang alisin na lang natin dito is the table. Same lang naman yan. Iyon. Okay. So, ngayon, reload lang natin to. Ayun. So, dito tayo ngayon mag-edit. Okay. Dito tayo ngayon mag-edit. Okay, so okay na tayo doon. Then, ulit yan. Show na natin dito. Okay, so kung mapapansin natin, dun sa edit, okay, meron tayo nakukuhang URI. So, ibig sabihin, ang re-record natin dito, edit nating record dito is nakabase dun sa ID na nandito sa URI. So, ipasa lang natin siya dun sa ating edit data. Lagyan lang tayo ng variable ID, example, para magamit natin dito sa loob. Okay? Next. So, dapat may maipasa tayong value papunta dito kay edit. So, bakit kailangan natin pasahan ng value yan galing kay database? So, dapat kasi pag nag-edit tayo, may lalabas dito. Bawa yung 10. So, lalabas dapat yung record ni user na may ID na 10. Dapat lalabas ang username dito, password dito, email dito. Okay? So, yun. So, anong gagawin natin? So, kailangan pa rin natin magawa pa ng isang yun. Method sa ating user model. Okay? So, pwede naman dito. Maglalagay lang kayo ng where clause. Okay? So, maglalagay lang tayo ng condition dito na kapag walang ni-specify kung ilan, ilalabas niya lahat. Else, hindi. So, pwede naman dito yon. Or pwede naman gumawa kayo dito ng isa pa pangkuha ng single method. So, para hindi na natin galawin yung nasa taas, dito na lang tayo maglagay. Public function get single data. So, retrieve data, get single data. Then, copy lang natin to. Okay. So, pasa natin dito. Ano ba, kanino bang data yung gusto natin kunin? So, dahil single data, pwedeng sigat na lang ang gamitin natin.
Then maglagay lang tayo ng over clause. Over. Example. CID is equal to ID. Ayan. Sabihin, ang kukunin natin data ay yung napili lang natin dito. Okay. Get single data. So, meron na tayo. Balik tayo kay edit data na controllers. Ito na yon. Wala natin dito papalabas yon. So, edit data. Punta tayo doon. Ayun. Dito na. Basa natin siya sa isang variable. Okay. So, this user get single data. Okay. So, basa lang natin yung ID na nakuha natin from the URI. Ayun. So, yung kasing ID na yun, ang kukunan natin ng single data from our user model. Ayun, dito. Okay? So, okay na. Saran na lang ulit natin. Okay, so, the data, para maipasa natin kay view, syempre, pass natin yan dito. Second parameter. Okay, so nakuha na natin yung information ng data na yon from user model to our user controller. Then yun ang ipinasa naman natin kay view. Pupunta kay edit. So na dito. So ngayon, meron na tayong nakuha. Okay, na data. Tingnan natin. Tingnan natin edit yan para mag-refresh. Okay, so ngayon, dito na natin siya ilalagay. Yun. Pangalan ay data. So, dito maglalagay tayo ng, halimbawa sa username, maglalagay tayo ng value para makuha natin yung data. Ayun. So, nakuha na natin yung username ni ID, ni user ID ay 10. So, copy-paste na lang natin to. Copy-paste. Username, then password, then email. Ayun. So, ngayon, nare-retrieve na natin yung single record para ma-display naman doon sa ating edit view file. And then, dapat pag kinilig ko to, ma-update na yung record natin kung ano man yung pinalitan natin dyan. Baltan ko lang to ng update button. Ayan. Okay, so reload lang natin. Ayan. So, try natin palitan ng ibang ID. Okay, so sunod. Update na to. Okay, so paano natin siya i-update? Dapat pag kinilig daw natin yung update button na to, saan siya mapupunta? Dito naman natin papupuntahin kay update data. So, dahil kailangan natin ulit i-validate yan kasi galing kay form, so kailangan natin makigamit ulit ng validation. Ayun. Gamitin lang natin si validation from show data. So, lagay natin kay update. Okay, para makapag-validate ulit tayo. Then, so, yung insert dito, ang gagawin natin, gagawa tayo user model ng update data. Ayun pa lang ginagawa na natin kanina. So, ito na lang ipapalit natin dito. Update. Yan. Then, si update data, pag submit natin ito, dapat makuha pa rin natin yung ID. Okay? So, dito sa ginawa natin form, yan. So, kailangan maglagay tayo ng isang hidden input para makuha natin yung ID ng record. Type hidden. Name, ID, then value, ayan, ay yung from, data, ID, galing kay database. Ayun. Okay, so parang ganito din lang. Kinuha naman natin yung ID na naka-head, naka-hide. Hidden. Then, okay na tayo doon. Balik ulit tayo dito. Okay, so ano natin siya makukuha. Ayun.
So dito kasi si update data, kailangan pa natin isang parameter, yung ID. Kaya kailangan natin kuhanin siya from edit form. So dito, kailangan natin kuhanin siya using this.io din. Ang gawin natin, ito, copy lang natin. Then, paste natin dito. Na username, gawin natin ID. So yan na yung galing dito kay form. Yung naka-hide. Ayan. So, okay. Siguro good to go na to. Ulit natin yan. Updated na. Ilagay natin dito. Then, update, redirect to show data. Okay. Balik muna tayo dito sa ating user model. So, check nyo si update data mod, update data method. So, mapapansin natin na una yung where clause. Ano, after ng table, where clause na agad. So, ang gawin natin, iuna natin to. Kasi meron siyang parameter. Okay, na kailangan. So, meaning to say, meron tayong mga binabayin dyan na value. So, dapat isunod na natin yan agad dun sa ating table. Okay? So, napansin ko may mali. Sa delete naman, walang problema. Kahit mauna siya kasi wala naman siyang parameter. Pero para maging uniform tayo, after ng table, isunod na rin natin yung mismong method natin. Okay? So, para tayo uniform. Ganun sa insert din. Kaya siya si insert, after ng table, kasunod din agad siya. Okay, so, yun. Para uniform lang tayo, ganito ang gawin natin. Then, ngayon, try na natin mag-update. Excuse. Okay? So, sa record natin to, bawa, update natin si Ocean Lake. Gawin natin siyang si Damulag. Okay? Then, gawin natin siyang user lang. 123 ang password. So, then, update natin. Ayan. Success user was successfully updated. So, check natin. Yun, naging Damulag na 123. Then, user na siya. Okay, so okay yung ating pag-update. Okay? So, yun, natapos na natin yung ating CRUD. Nakakapag-insert na tayo, nakakapag-retrieve na tayo ng data, nakakapag-delete, at saka nakakapag-update. Okay, if you have other questions regarding this tutorial, sa second part at saka sa first part, so mangyari mag-comment na lang kayo sa video or mag-chat na lang kayo para mas madali ko kayong masagot. So again, thank you for watching and abang-abang lang ulit kayo sa mga susunod kong video tutorials para doon sa iba pang pwedeng mang magawa using Lavalas framework. Once again, thank you and God bless.